Nandito na ang pagkain niyo. Iyon ang anunsyo ni Corbin nang makauwi siya mula sa trabaho niya sa construction. Natanggap niya lang ang sahod mula sa isang linggong pagtatrabaho. Kaya naman bumili agad siya ng lechong manok para sa mga ampon niya. Kuya Corbin! Dinumog agad siya ng 12 bata. Natawa na lang siya nang yumakap ang mga ito sa kanya. Muntik pang matumba si Corbin sa sobrang likot ng mga bata. Andoy, may sinaing na ba? Tanong niya sa pinakamatanda. Tumango naman ito. Opo Kuya Corbin, perfect kong magsaing eh. May dala na akong ulam, hulaan niyo. Inilabas niya ang supot na may lamang ulam. Lechong manok para sa mahukulit na bata. Nagtatalo naman sa tuwa ang mga ito. Agad naman siyang kumuha ng plato para ilagay doon ang ulam. Nakahain na sa lamesa ang kanin, kaya pinaghati-hatian agad nila ang ulam. At wala pang isang minuto, isang pirasong karne na lang ng manok ang natira sa kanya na bandang puwet pa talaga. O manalangin muna, Tina, ikaw na ang mag-lead. Utos niya naman sa pinakabatang ampon niya. Napangiti naman ang bata bago pumikit. Papa God, maraming salamat po sa pagkain. Sana po laging may lechong manok sa lamesa. Sana po laging mabait sa amin si Kuya Corbin. Kahit makukulit kami. Thank you po. Amen. Mahina siyang tumawa pagkatapos ng panalangin. Sinunggaban na agad ng mga bata ang pagkain ng mga ito. Napailing na lang siya. Talagang binola pa siya ni Tina kanina. Mananatili namang mabait si Corbin sa mga ito. Parang kapatid niya na ang mga ito. At itinuturing niya talagang tunay na pamilya. Ang iba ay nakita niya lang sa lansangan. Ang iba na may kinuha niya ng maglayas sa mga walang kwentang magulang. Ulila na si Corbin kaya masaya siyang nakilala niya ang mga ito. Nangako siya na hindi niya pababayaan ang mga batang nagmamahal sa kanya. Kahit malubog pa siya sa utang, ayos lang, basta makita niya lang na masaya ang mga to. And speaking of utang, Corbin, alam kong nandyan ka. Lumabas ka rito, magbayad ka ng utang mo. Sigaw ni Baklang Lotus ang pinagkakautangan niya. Isusubo niya pa sana ang manok pero nahulog pa yun sa sobrang gulat. Nataranta silang lahat na nasa bahay. Para rin kasing drill na yun sa kanila. Na kapag may naghahanap kay Corbin, itatago na agad siya ng mga bata. Kuya Corbin, dito ka magtago, bilis! Mahinang sabi ni Andoy at pinatago siya sa likod ng pinto. Sumigaw pa ulit si Baklang Lotus. Lumabas ka dyan, alam kong pinagtataguan mo kung bisit ka. Paglabas pa lang ni Andoy ng pinto, napapitlag si Corbin nang marinig niya sa loob ng bahay nila ang malakas na boses ni Baklang Lotus. Kinakabahan talaga siya kapag may naniningil. Marunong naman siyang magbayad, pero wala lang talaga siyang pera. Kung mayaman lang siya, hindi niya naman pagtataguan ng mga taong pinagkakautangan niya. Wala po si kuya. Pagsisinungaling ni Andoy, na sinundan pa ng sunod-sunod na pagsisinungaling ng mga bata. Napatingala siya at napapikit. Sorry Lord, nagsinungaling na naman. Alam kong nandyan siya, Corbin! Papasok ako. Alam kong pinagtataguan na naman niya ako. Di po kayo pwedeng pumasok. Pigil ng mga bata. Dahan-dahan siyang sumilip. Napadasal naman siya ng wala sa oras nang makita ang mga kasama nitong lalaki na mukhang adik. Ipapabugbog pa yata siya. May option naman siyang bayaran si Baklang Lotus. Yun nga lang, gusto nitong maging isa siya sa mga lalaki nito. Wala naman siyang problema sa mga bakla, pero straight talaga siya at para lang sa babae pipintig ang puso niya at ang ulo sa ibaba. Sa edad niyang yon, virgin pa nga siya. At kung isusuko niya man yon, gusto niyang sa babaeng mahal niya. Mukha lang siyang loko-loko at matinik sa lahat ng kalahi ni Eva, pero conservative talaga siya at marunong gumalang sa mga babae. Kuya Corbin, tara na, tumakas ka na. Dumaan ka na sa bintana. Sabi ni Andoy sa kanya. Nakasampa na ang paa niya sa bintana nang biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata niya na makita si Baklang Lotus. Corbin! Sigaw nito na narinig yata ng buong barangay nila.
Tinulak na siya ni Andoy palabas. Takbo Kuya Corbin! Kahit namali ng bagsak, pinilit niyang tumakbo kahit masakit ang balakang niya. Mas lalo niyang binilisan nang makitang hinahabol siya ng mga tauhan ni Baklang Lotus. Kahit nang nasa highway na siya, hinahabol pa rin siya ng mga ito. Napamura siya. Ano ba naman itong mga to? Bakit ayaw pang tumigil? Pagod na ako sa pagtakbo. Kaya lang, bumagal ang takbo niya nang makita ang mga lalaking isa pa niyang pinagkakautangan. Napaatras siya. Hindi niya alam kung saan tatakbo. Sa pag-atras niya, isang babae ang nabangga niya. Akala ni Corbin babagsak siya sa kalsada pero mabilis nitong nahila ang kwelyo ng damit niya. Nang umayos si Corbin ng tayo, nakita niya ang mukha ng babae. Nakaitim itong jacket, sando at pants. Maamo ang mukha pero nababahira na makapal at itim na lipstick ang mga labi. Para tuloy itong masamang anghel. At hindi niya alam kung bakit malakas na pumipintig ang dibdib niya dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Gusto niyang isipin na dahil lang sa pagtakbo yun. Pero alam niyang may kakaiba. Ikaw na ba ang soulmate ko? Wala sa sariling tanong niya. Kumunot ang noon nito. Ano? Nang makita ang mga tauhan ni Baklang Lotus, tatakbo ulit sana siya pero bumalik lang siya. Dahil hindi binitiwan ng babae ang damit niya. Napatingin siya sa mga lalaking pinagkakautangan niya. Nagsalubong ang mga kilay niya nang tumigil ang mga ito sa pagtakbo at yumuko sa babaeng kasama niya. Corbin, bayaran mo ang mga utang mo sa akin. Kung wala ka mababayad, sumama ka sa akin. Sigaw ni Baklang Lotus at hinawakan ang isang kamay niya. Akala niya, mahihila na siya ni Baklang Lotus pero hinila siya pabalik ng babae. Napasubsob tuloy siya sa dibdib nito. Namula agad siya nang lumapat ang bibig niya sa cleavage nito. Suminghap si Baklang Lotus. Anong ginagawa mo? Akin lang si Corbin. Ibigay mo siya sa akin at may kailangan siyang bayarang utang. Umismid ang babae. Ano sa'yo? May utang rin siya sa akin. So ibig sabihin akin din siya. Mali. Una pa lang, akin na siya. Nanlaki ang mga mata ni Corbin. Kung ganon, parang kilala niya na ang babae. Kaya pala nagbigay galang ang dalawang lalaki kanina. Mukhang ito ang tinatawag nilang Boss Zendaya, ang mafia boss na inutangan niya. Kahit alam niyang mali at delikado, nangutang pa rin siya ng malaking halaga. Kailangan niya ng malaking pera noon para operahan si Tina. At napilitan siya makipagkasundo sa isang tauhan na sindikatong kilala niya, nakasapi sa organisasyon ni Zendaya. Nagpumigla siya sa hawak ng dalaga. Pwede ba huwag niyo akong pag-agawan? Hindi ako pag-aari ng kahit sino. Ako lang to. Kaso, ayaw magpatalo ni Zendaya. Akin ka, Corbin. Naintindihan mo ba? Walang pwedeng manakit at tumangkin sa'yo kundi ako lang. Napatitig siya rito. Kahit tumaas ang balahibo niya at kahit pagbabantayon, may bahagi sa kanyang mas gugustuhin niya pang mapunta sa kamay ni Zendaya kesa kay Baklang Lotus. Baliw kang babae ka. Ipabubugbog kita. Banta ni Baklang Lotus. Mapanganib nang umisi si Zendaya. Sa tingin mo natatakot ako? Bahagya niyang hinila ang kamay nito. Boss, huwag mo nang patulan yan. Laki ng katawan nila. Muntik na nila akong bugbugin. Tumakbo na lang tayo. Sa tingin mo ba talaga? Nasa bokabularyo kong pagsuko? Tanong nito sa kanya. Sumugod ang dalawang lalaki kay Zendaya. Nanlaki ang mga mata ni Corby nang walang kahirap-hirap na pinulupot ito ang braso ng lalaki at sinipa naman ang isa. Para hindi man lang ito nahirapan sa ginawa. Anong ginagawa niyo mga wala kayong kwenta? Sigaw ni Baklang Lotus at hinampas ng pamaypay ang mga tauhan. Pinilit namang tumayo ng mga ito. Susuntukin pa sana ng mga lalaki si Zendaya, pero isang suntok lang sa mukha, tulog agad ang lalaki. Binigyan naman ito ng flying kick ang isa pa, kaya natumba ito at bumagsak kay Baklang Lotus. Tumingin sa kanya ang babae. Ano? Tinakpan ni Corbin ang bibig sa sobrang gulat. Hanep, ang galing mo, boss. Napairap naman to. Come to my place. Pag-usapan natin kung paano mo mababayaran ang utang mo sa akin. Napaatras agad siya. Wala ko ibabayad sa'yo.
Tinalikuran niya agad ito. Pero bago pa siya makatakbo ng malayo, nadapa na agad siya nang harangan nito ang paa niya. Hinila naman siya nito sa damit at pilit na pinasakay sa sasakyan nito. "Saan mo ba ako dadalhin?" "Boss, kahit kapkapan mo pa ako, wala akong pera dito. Ano ibabayad ko sa iyo? Wala talaga. Kahit patayin mo pa ako." Daing niya sa dalaga. "Seatbelt." Mahinang sabi pa nito. Kumunot ang noo niya. "Ha?" Lumapit ito sa kanya at ito na ang nagkabit ng seatbelt. Sobrang lapit na mukha nito sa kanya na halos makalimutan na ni Corbin kung paano huminga. Mafia boss ito at nakakatakot pero parang tanga lang ang puso niyang malakas ang tibok para dito. Kung attraction man ang nararamdaman niya, pilit niya yung tinanggal sa sistema niya. Malayong malayo ito sa pangarap niyang babae para sa kanya. Gusto ni Corbin ang mga babaeng hindi makabasag pinggan, palaging nahangiti at malumanay magsalita. Hindi katulad ni Zendaya ang mga tipo niya. Ayaw niya sa mga babaeng mahilig makipagbasag ulo. Parang puro dumi ang bibig at mas malakas pa sumuntok sa kanya. Baka maaga siyang mamatay sa konsumisyon kapag nagkataon. Bumulong sa kanya si Zendaya. Pero parang sinadya nitong tumama ang mabangong hininga nito sa pisngi niya. Napaayos tuloy siya ng upo. Hindi niya gusto ang isa pang pumipintig sa katawan niya. "Kung gusto kitang patayin, hindi na sana ako nag-abalang ikabit ang seatbelt mo." Marahang bulong nito bago umayos ng upo at paanda rin ang sasakyan. Wala nga yata siyang balak patayin ang babae. Pero mamamatay pa rin yata si Corbin sa sobrang nerbiyos. Halos parang matanggal na ang kaluluwa niya sa katawan sa bilis magpatakbo ng sasakyan ni Zendaya. "Boss, tama na. Hindi ko na kaya. Dahan-dahan. Baka mabangga tayo." Sigaw niya habang mahigpit ang kapit. Ngumisi lang si Zendaya. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa isang penthouse. Mabilis siyang pinalabas nito at hinila. Dere-derecho lang sila sa taas at nang makapasok sa isang kwarto, walang pakundangan na tinulak siya nito sa kama. "Anong gagawin mo?" Kinakabahang tanong ni Corbin. "Anong gagawin? Mag-uusap tayo." Hinubad ni Zendaya ang jacket at sando kaya sports bra na lang ang natira. "Ba't ka naguhubad? Isusuko ko na ba yung sarili ko sa'yo? Yun ba yung gusto mo?" Utal-utal na sabi niya. Napalunok pa si Corbin. Tinitigan niyang mabuti si Zendaya. Hindi niya inasahang maisusuko niya ang virginity niya sa isang mafia boss. Gayon pa man, mas okay na rin naman kay Zendaya kesa dun kay baklang lotus. Tumango naman ito. "Oo, isuko mo ang sarili mo. Ang dami mo ng utang sa akin at sinabi mong wala kang pera kaya kailangan mo yung pagbayaran." Huminga ng malalim si Corbin at mabilis na hinubad ang t-shirt niya. "Sige na, halika na rito boss. Pwede mo na akong gapangin. Gawin mo lahat ng gusto mo sa katawan ko." Umawang ang bibig ni Zendaya. "Ano?" Nanginginig ang mga kamay na kinalasagad niya ang sinturon. "Gusto mo rin ba pati pantalon ko? Tanggalin ko? Oo, ikaw na." Nagmamadaling tinanggal niya ang sinturon at botones ng pantalon niya. Tatanggalin niya na sana yon nang bigla siyang tutukan ni Zendaya ng baril. Pati ang kanyang manoy. "Anong ginagawa mo?" Hindi siya makagalaw sa sobrang takot. Diba sabi mo isusuko ko yung sarili ko sa'yo? Yun naman, wag mo akong patayin. Wag mong idiin yung baril sa manoy ko." Halos hindi niya na maintindihan ang sarili dahil sa sobrang kaba. Tinanggal ni Zendaya ang baril doon at ibinato sa kanya pabalik ang t-shirt. "Magbihis ka, hindi yan ang ibig kong sabihin." Napalunok si Corbin. "Akala ko gusto mo ang virginity ko." Napatingin sa kanya ang babae. "Virgin ka pa? Bakit? Ikaw hindi?" Balik niyang tanong. Umismid lang si Zendaya at umiwas ng tingin. Tumikim siya at inayos ang damit. Pinagpapawisan siya. Akala niya talaga, maisusuko niya na ang lahat. "Kung ganun, bakit mo ako dinala dito?" Nagsindi ng sigarilyo si Zendaya. "Para pahirapan ka. Hindi mo pwedeng takasan ang utang mo."
Napasinghap naman siya. Huwag mong sabihin kukunin mo yung organ ko para ibenta. Hindi ako healthy. Ganyan ba talaga yung tingin mo sa akin? Gusto ko maging personal assistant kita. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Lumapit sa kanya si Zendaya at hinaplos ang pisngi. Nangilabot naman agad siya dahil hinawakan nito ang pisngi niya. Nang magtagpo ang mga mata nila, hindi niya maintindihan kung bakit may nakita siyang pangungulila, sakit at galit sa mga mata nito. Babayaran ko lahat ng utang mo. Bibigyan kita na maayos sa tirahan pati na rin yung mga ampon mo. Lahat. Basta maging alalay lang kita at susunod ka sa lahat ng gusto ko. Hindi ka pwedeng tumanggi. Hindi ako papayag. Isa lang ang utos kong huwag mong babaliin. Hindi alam ni Corbin kung dapat siyang magtiwala kay Zendaya. Alam niya masama itong tao at hindi siya sigurado kung may magandang resulta ba ang inaalok nito sa kanya. Nagsalubong ang kilay niya. Ano? Lumapit ito sa tenga niya sabay bulong. Kahit anong mangyari, huwag mo akong iiwan, Corbin. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, namalaya na lang ni Corbin na kumakain na siya sa dining table ni Zendaya. May sarili pa itong chef at nagpaluto ng masasarap na pagkain para sa kanya. Kung ganun pala, ang pagiging assistant nito, wala talagang pagdadalawang isip na papayag siya. Kumain ka pa, gutom na gutom ka. Sabi sa kanya ni Zendaya habang pinapanood lang siyang kumain. Hindi na halos malunok ni Corbin ang pagkain. Oo, hindi pa kasi ako kumakain magmula kaninang umaga. Humalokip-kip si Zendaya. May laso niyan. Naubo agad si Corbin at nailuwa niya ang hindi pa nalulunok na pagkain. Pinilit niya rin isuka ang iba pa niyang kinaing pagkain. Sarap na sarap pa naman siya. Joke! Wala man lang emosyong sabi ni Zendaya. Sinamaan niya ito ng tingin. Baliw ka ba? Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ka mukhang nagbibiro. Hindi magandang biro yun. Anong gusto mong gawin ko? Tumawa ako. Tanong nito na para bang sa tono nito ay tanga niyang tao. Napairap na lang si Corbin. Hindi niya tuloy alam kung magpapatuloy pa siya sa pagkain. Panira talaga ng mood si Zendaya. Nangalumbaba ito. Oh, kain ka pa. Ba't ayaw mong kumain? Sinungita naman ni Corbin ang babae. Ang pangit mo mag-joke. Matamang tumitig sa kanya si Zendaya. Naniwala ka naman agad na may laso niyan. Ayaw kitang patayin. Nidulungan ng daliri mo, ayaw ko masaktan. Lagyan pa kaya ng laso ng pagkain mo? Napasinghap siya sa gulat. Anong sinabi mo? Ba't pa ba ginagawa to? Hindi ko alam kung anong gusto mo. Kung gusto mo ba talaga akong pahirapan o tulungan? Gusto ko makita mo kung sino ang tunay na ako. Simpleng sabi nito sa kanya. Ganito lang ako pero hindi mo alam ang kaya kong gawin. Ayaw kong natatakot ka sa akin. Bakit naman? Niyakap agad ni Corbin ang sarili. Nilapit ni Zendaya ang mukha sa kanya. Sa tingin mo? Umiwas naman agad siya ng tingin. Kinakabahan talaga siya kapag malapit si Zendaya sa kanya. Hindi pa nakatulong ang pagiging misteryosa nito. Bilisan mo na dyan, may pupuntahan tayo. Kumunot ang noo ni Corbin. Saan naman? Pinunasan ni Zendaya ang baril. Makikipag-deal sa walang ya. Namalaya niya na lang na nasa isang malawak silang lupain. Ilang sandali pa, bumaba na ang helicopter. Tinakpan niya agad ang mata para hindi mapuwing. Ilang sandali pa, bumaba na ang dalawang lalaki na kasuot na itim na damit. Lumapit ang mga ito kay Zendaya. Hindi naman maintindihan ng pag-uusap, wala talaga siyang alam sa mga sinasabi ng mga ito. Sa tingin mo ba, papayag ako ipagtiwala sa iyo ang transaksyon na to, Zendaya? Nakangising tanong ng lalaki. Hindi man lang napalitan ng seryosong ekspresyon nito. Hindi naman din kita pinipilit. Ayaw ko rin naman makipag-areglo sa mga taong walang bilib sa akin. Tumawa ang dalawang lalaki. Mahinang babae ka lang. Pero nalamangan ko kayo sa ranggo. Hindi ako tinawag na reyna ng organisasyon kung mahina ako katulad ng sinasabi nyo. Bakit? Hindi nyo pa rin matanggap na mga inutil naman kayo?
pang-aasar ni Zendaya sa mga ito. Halata ang galit sa mukha ng dalawang lalaki. Ilang sandali pa, inabot ng mga ito sa kanya ang attache case. Hawakan mo to. Inihagis sa kanya ni Zendaya yon. Nataranta naman agad si Corbin. Mabuti na lang at asalo niya yun. May isang attache case na binigay ang isang tauhan ni Zendaya sa mga ito. Siguro naman sapat na sa inyo yan. Aalis na kami. Tumalikod na ang babae. Pero muling tinawag ng mga ito. Sandali. Tumingin sa kanya si Zendaya. Pumasok ka na sa loob ng sasakyan. Ha? Tanong pa ni Corbin na naguguluhan pa rin sa nangyayari. Tumingin si Zendaya sa isang tauhan nito. Ihatid mo na siya. Siguraduhin mo ligtas siya kapag nagkabarilan. Nanlaki ang mga mata ni Corbin. Ano? Sige na. Kinuha agad ni Corbin ang kamay ng babae. Eh bakit magpapaiwan ka dito? Umalis na tayo pareho. Hindi ito ang pinag-usapan. Zendaya! Sigaw ng isang lalaki. Hindi na maintindihan ni Corbin ang nangyayari. Basta nang ilabas ni Zendaya ang baril nito, nagsimula na ang putukan. Protektahan niyo si Corbin, dalhin niyo sa sasakyan. Nakuha pang iutos yun ni Zendaya kahit nakikipagbarilan nito. Gumuhit agad ang pag-aalala sa mukha niya. Teka sandali, huwag natin siyang iwan, baka mapano siya. Kinaladkad na siya ng tauhan nang ayaw niyang sumama. Halika na, huwag mo nang isipin si Boss Zendaya. Kaya niya ang sarili niya. Kahit sobrang nag-aalala siya, wala siyang nagawa kundi ang sumama sa mga tauhan ng babae. Sa loob ng sasakyan, hindi na talaga siya mapakali. Ilang sandali pa pumasok na rin doon ang babae. Hindi napigilan ni Corbin na yakapin ito. Nag-aalala ako sa iyo. Ba't ka ba nakikipagbarilan ng ganun? Sabi ko naman sa iyo, di ba? Gusto ko malaman mo kung sino talaga ako. Seryoso pang sabi nito. Bumuntong hininga siya. Hindi ko alam kung bakit nag-aalala ako sa iyo ng ganito. Pero ayaw ko mapahama ka. Mas lalong ayaw ko may mangyaring masama sa iyo kung ililigtas mo lang ako. Namungay naman ang mga mata ni Zendaya. Hindi ka pa rin nagbabago. Kumunot ang noo niya. Ano? Hindi na ito sumagot pa. Umiwas na lang ito ng tingin at sinanda lang ulo sa headrest na upuan. Hindi niya na lang ito tinanong pa, kahit naguluhan siya sa sinabi nito. Tinignan ni Corbin ang katawan nito at hinawakan niya pa para masigurado niyang walang sugat na natamo ang babae. Anong ginagawa mo? Tanong ni Zendaya nang mapansin ang ginagawa niya. Tinitignan ko kung may sugat ka. Mamaya ay mamatay ka na lang dahil sa sakit. Hindi mo man lang sinasabi sa akin. Wala ka pa namang emosyon, kaya hindi ko malalaman agad. Nag-aalala ka sa akin? Mahinang tanong nito. Agad namang binitawan ni Corbin ang babae. Hindi. Baka kasi kapag namatay ka, wala na magbayad sa mga utang ko. Umismid lang si Zendaya. Natahimik sila sa biyahe. Nag-alala naman talaga siya pero hindi niya aaminin yun. Gayunpaman, hindi niya rin napigilan ang sarili. Sige na, nag-aalala na ako sa'yo. Ayaw ko lang ng pakaramdam na parang inuuna mo pa yung kapakanan ko kaysa sa kaligtasan mo. Para siyang naistatwa, nang idantay ni Zendaya ang ulo nito sa balikat niya. Huwag mo sana ako itulak palayo. Hayaan muna ako sa balikat mo kahit ngayon lang. Tinapon nito ang baril at mas lalong dumikit sa kanya. Napalunok naman siya at itinaas ang braso para sa dibdib niya ito humilig. Napangiti si Corbin nang iyakap ni Zendaya ang braso sa bewang niya. Kahit kinakabahan siya sa lapit nito, parang nabigyan nila ng kapanatagan ng isa't isa at hindi niya alam kung bakit pamilyar sa kanyang damdaming yon. Ilang sandali pa, kumawala sa yakap si Zendaya. Umuwi ka na, baka hinahanap ka na ng mga ampon mo. Bukas ko na lang aasikasuhin ang bahay na lilipatan niyo. Hinila ulit ni Corbin ang braso nito at niyakap sa kanya. Mamaya na, hilig ka pa sa akin. Gusto mo bang mamatay? Mahinang tanong nito. Tinulak naman niya agad ito. Sabi ko nga, uwi na ako.
Hindi alam ni Corbin kung namamalikmata lang siya. Pero nakita niya ang munting ngiti sa mga labi ni Zendaya. Nang kumurap siya, seryoso na ulit ang mukha nito. Hindi niya na lang inisip ang tungkol doon. Nang makarating sa lugar niya, hinatid pa siya ni Zendaya hanggang sa bahay. Hindi naman na kailangan yun, pero kapag ginagawa yun sa kanya nito, para siyang kinukuryente sa saya. Sige, dito na ako, boss. Ingat ka, ha? Bili niya kay Zendaya. Alam mo naman kung nasa ng penthouse ko. Pumasok ka na maaga, marami ako ituturo sa'yo. Ihanda mo ang katawan mo. Malakas nitong tinapikan tiyan niya. Umawang ang bibig niya at bahagyang namilipit. Sakit naman, boss. Para manatili ka sa tabi ko, hindi pwedeng mahina ka. Bukas na bukas, isasama kita sa training. Tuturuan kita makipaglaban para madepensahan mo ang sarili mo kapag may umatake sa'yo. Seryosong sabi ni Zendaya sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Napasubsob naman siya sa babae nang nagsilabasa ng mga ampon niya. Kuya Corbin! Dinumog naman siya ng mga bata at niyakap. Mas lalo siyang napasubsob kay Zendaya. Maging ito ay niyakap na rin ng mga bata. Lalayo na sana siya pero sa pagkakataong yun, alam niyang hindi siya namamalikmata. Talagang gumuhit ang ngiti sa mga labi ng babae. Akala namin naging boylet ka na ni Baklang Lotus. Sobrang nag-alala kami sa iyo, Kuya Corbin. Sabi pa ni Andoy. Nagpumiglas agad siya. Huwag na kayong kumapit sa akin para kayong mga unggoy. Napipirat ako, pati to si Boss Zendaya. Magsilayas kayo sa paligid ko. Tumawa naman ang mga bata. Nang tumingin siya kay Zendaya, mahina rin itong natawa. Napangiti na lang si Corbin. Ayaw niyang punahin yun. Napapansin niya kasing ayaw talaga ipakita ng babae ang emosyon nito sa ibang tao. Ate Zendaya? Tanong ni Tina sa dalaga. Ikaw nga po! Kumunot ang noo ni Corbin nang yumakap ng mahigpit si Tina kay Zendaya. Binuhat naman ito ang bata at niyakap kahit seryoso ang mukha nito. Kakilala kayo? Naguguluhang tanong ni Corbin sa dalawa. Siya po yung nagbigay sa akin ng maliit na penguin stuffed toy bago pa ako operahan. Siya po yun. Umawang ang bibig ni Corbin. Alam niyang alam ni Zendaya na may malaki siyang utang dahil kailangan gamitin para kay Tina. Ang hindi niya alam ay ito pala ang tinutukoy ng bata noon na nagpalakas sa loob nito para hindi matakot sa operasyon. Diba sabi ko secret lang natin yun? Masungit na tanong ni Zendaya. Tumawa naman si Tina. Sorry po. Mabait naman po si Kuya Corbin. Girlfriend ka po ba ni Kuya Corbin? Tanong bigla ni Andoy. Tinakpan niya agad ang bibig ng bata. Pasensya ka na. Kung ano-ano lang talagang sinasabi nitong si Andoy, may pagkachismoso lang talaga. Binaba ni Zendaya si Tina. At saka, pinalapit ito sa mga kasama. Sige, uwi na ako. Hinila naman ni Tina ang laylayan ng damit nito. Sabay na lang po kayo kumain sa amin. Hinila naman agad ni Andoy si Tina. Hoy, ba't mo inaya? Tuyo lang ang ulam natin sa loob. Lumapit naman si Corbin kay Zendaya. Ang kulit talaga ng mga ampon niya. Kahit kanino, talagang hindi mapigilan ng mga bibig. Peke siyang tumawa. Ah, sige, ingat ka boss, bukas na lang ulit. Tumunghay ito sa kanya. Nagugutom na ako. Nanlaki ang mga mata ni Corbin. Ha? Wait, ibibili kita ng barbecue sa kanto. Umiling naman ito. No, I'm fine with that. What's that again? Tuyo? Bumuntong, hininga siya. Sure ka ba? Alam ko hindi ka sanay sa pagkain ng mga mahihirap. May chef ka pa nga sa inyo. I'm used to eat this kind of food. Isang buwan ako nanirahan sa mag-inang sobrang hirap ng buhay pero nagawa pa rin akong kupkupin nung bata ako. Seryosong sabi nito habang nakatingin sa kanya. Kumunot ang noon ni Corbin. Napapikit siya at sinapu ang ulo. May mga alaalang parang pilit na pinapapasok sa utak niya. Mga tawanan, isang ginang at isang batang babae. Kuya Corbin, ayos ka lang po ba? Tanong ni Andoy. Iminulat niya ang mga mata habang naghahabol ng hininga.
ayos lang, baka gutom lang ako. Paulit-ulit sa kanya ang alaalang yun. Hindi niya alam kung imahinasyon niya lang ba yun o bahagi ng alaala niya nung bata siya. Ang alam ni Corbin, ulila na talaga siya. Pero ang katotohanan sa likod ng paniniwalang yun, wala naman talaga siyang maalala ni Katiting sa pagkabata niya. Nagising na lang siya noong palaboy sa kalsada. Napatingin si Corbin kay Zendaya nang hawakan nito ang kamay niya. Unti-unti siyang napanatag, pati ang kalooban niya. Hindi man lang ito nakatingin sa kanya, at tanging hawak lang ang kamay ang ginawa. Pero nagdulot yun ng labis na kapayapaan sa kanyang buong sistema. Halina kayo sa loob, kumain na tayo. Pagod na ang Kuya Corbin niyo, kaya dapat magpahinga na siya. Sabi ni Zendaya sa mga bata. Huminga siya ng malalim. Nagpadala siya sa hila nito. Nang makarating sa loob, binitiwan ni Zendaya ang kamay niya. Nakaramdam ng panghihinayang si Corbin at parang gustong abutin ulit ang kamay ng babae. Gusto mo ba ng gamot? Masakit pa ba ang ulo mo? Tanong nito sa kanya. Umiling agad siya. Maayos na ang pakiramdam ko. Ilang sandali pa, naghain na ng pagkain ng mga bata. Wala naman doon ang isip ni Corbin. Nakatingin lang siya sa kamay ni Zendaya na malapit sa kamay niya. Gustong gusto niya talaga yung hawakan. At parang narinig yata ang munting hiling niya. Napangiti siya nang hawakan ulit ito ang kamay niya at hinila siya sa hapagkainan. Oh, ba't ka nakangiti dyan? Puna sa kanya ni Zendaya. Pinagsiklop ni Corbin ang mga kamay nila. Gusto ko ang pakiramdam ng malamig mong kamay. Umawang ang bibig ni Zendaya. Samantala, mas lalong gumuhit ang ngiti sa labi ni Corbin at inayos ang hawak sa kamay ng kanyang boss. Sa unang pagkakataon, hinayaan nito ang sariling makita ang gulat sa mukha nito. Na para bang napagtanto nitong hindi yun kailangang itago at pigilan kapag kaharap siya. Kinabukasan, tinuruan na nga si Corbin ni Zendaya. Warm up pa lang, parang mamamatay na siya sa pagod. Kaya pala ang lakas ng babae, batak na batak pala ito sa gym. Mas develop pa nga ang abs nito kaysa sa kanya. Boss, time out, di ko na talaga kaya. Napahinga na lang siya pagkatapos niya mag-treadmill. Mabilis siyang hinila ni Zendaya patayo. Bumangon ka dyan, Corbin. Marami pa tayong gagawin. Umiling agad siya. Di ko na kaya. Bukas na lang ulit, boss. Please, gusto ko na magpahinga. Babangon ka o babariling kita? Tanong ni Zendaya sa kanya. Huminga siya ng malalim at tumayo. Ito na nga po, babangon na ako. Hay, buhay naman oh. May sinasabi ka? Suminghap si Corbin. Wala. Sabi ko, ang ganda mo, boss. Umismid lang si Zendaya. Pero hindi nakatakas sa kanya ang pamumula ng tenga nito. Nanlaki ang mga mata niya at natatawang hinawakan ang tenga nito. Ano ba? Umiwas agad si Zendaya at hinampas ang kamay niya. Ay sus, kinikilig ka? Hindi mo alam na maganda ka? Natatawang tanong ni Corbin at hinawakan pa ulit ang babae. Bigla na lang pinulupot ni Zendaya ang braso niya. Ano, hindi ka titigil? Aray, tama na, masakit na! Daing ni Corbin. Binitiwan agad ni Zendaya at inulak pa. Bilisan mo na dyan. Pumunta ka sa boxing ring. Ang hina ng stamina mo. Mag-sparring tayo. Iniwan siya nito roon. Masamang tinignan ni Corbin si Zendaya. Nakalimutan niyang mahirap palang biruin ang babae. Kapag hindi ito nanakit, hindi naman nakakatuwang mag-joke. Ilang sandali pa sumunod na siya sa boxing ring. Kailangan ba talaga nito? Pagod na ako, hindi ko na kaya. Kaya mo, puro ka lang reklamo. Lumapit sa kanya si Zendaya at nilagyan ng boxing gloves ang mga kamay niya. Wow, feeling ko boksingero na ako. Tumatalon-talon pa si Corbin na parang nasa laban. Sige nga, suntukin mo nga ako. Natigilan naman siya. Ayoko nga, baka magkapasa ka. Ang ganda pa naman ang mukha mo. Kumunot ang noon ni Zendaya. Tigilan mo na nga yan. Bilis, suntukin mo na ako. Hindi ako iyakin katulad ng ibang babae.
Isang suntok pa lang ni Corbin, napahiya agad siya. Mabilis na umilag si Zendaya at muntik pa siyang mapasubsob sa sahig. Tumikim si Corbin at umayos ng tayo. Siyempre, tinetesting lang kita. Sinenyasan siya ni Zendaya na lumapit. So good! Kapag nakasuntok ka sa akin kahit isa lang, kahit mahina o malakas pa yan, pagbibigyan ko kahit ang isang hiling mo. Pinatunog ni Corbin ang liig. Talaga? Kahit anong gusto ko? Tumango naman ito. Oo, kahit anong gusto mo. Pero kapag ako nakasuntok sa'yo, hiling ko ang tutuparin mo. Sumugod na siya sa babae. Pursigido siyang manalo. Baka mamaya ay hilingin itong tumalon na siya sa building kapag ito ang nanalo. Pero unang try, pangalawang try, hanggang sa ilang beses na siyang magtangkang suntukin si Zendaya, kahit isa'y walang tumama. Ako naman. Sabi nito sabay suntok sa mukha niya. Napahiga agad si Corbin at natulala. Hingal na hingal siya. Suko na talaga siya. Hindi yata siya mananalo kay Zendaya. Natatawang yumuko sa kanya ang babae. Nakalimutan na yata ni Corbin kung paano huminga. Napakaganda nito sa paningin niya. Bumagsak kamahaba nitong buhok sa gilid niya. Wala itong make-up at kumikislap sa pawis ang muka. Pero sa halip na maging haggard, mukha lang itong diwata. Sa liwanag mula sa bumbilya, parang si Zendaya ang pinakamakinang natala. Anong hiling mo? Namamaos niyang tanong. Mag-date tayo. Sagot nito. Tumayo si Zendaya at umalis agad sa gym room na parang hindi nakakagulat ang sinabi nito. Natulala na lang si Corbin doon. Pinoproseso niya pa ang hiling sa kanya ng babae. Sinapu niya ang kanyang dibdib. Gusto niyang mag-date kami? Nang mahimasmasan, tumayo na agad siya at naligo. Humarap siya sa salamin. Nang makita niya ang maliit na pasa sa gilid ng labi, hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit mahina siyang humalakhak. Napahilamos agad siya. Umaasang, matatanggal ang ngiti sa mga labi niya. Mababaliw na yata ako sa babaeng yun. Alam ni Corbin na nagbabago na ang trato nila ni Zendaya sa isa't isa. Hindi man siya sigurado, wala siyang balak pigilan kung ano ang nararamdaman niya para sa babae. Bago sa kanyang damdaming yun. At kahit ganun nito, hindi niya nalalabanan pa yun. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang training nila. Tinuruan din siya ni Zendaya kung paano gumamit ng baril. Niminsan, hindi na nabuksan ang date na hiniling nito sa kanya. Gusto sanang ipaalala yun ni Corbin sa babae. Pero bigla siyang tinamaan ng hiya. Katatapos lang ng training nila ng araw na yon, hinanap niya agad si Zendaya sa penthouse. Paglabas niya sa bakuran, nagulat siya nang biglang bumukas ang maraming ilaw doon na nakasabit. Malapit sa swimming pool ang isang buffet table. Nakita rin niya ang mga bata na bihis kasama si Zendaya. Happy birthday kayo, Corbin! Bati ng mga ito. Kumanta ang mga ito habang lumalapit sa kanya. Mas lalong hindi matanggal ang guhit ng ngiti sa kanyang mga labi nang makita si Zendaya na hawak ang isang chocolate cake para sa kanya. Nakasuot ito ng off-shoulder dress, nakatirintas ng maayos ang buhok at umalpas ang ilang hibla ng kulot na buhok sa pisngi nito. Happy birthday. Mahinang bati ni Zendaya sa kanya. Nino? Kinagat ni Zendaya ang pang-ibabang labi. Corbin. Ulitin mo. Huminga ng malalim ang babae. Happy birthday, Corbin. Mas lalo siyang napangiti at hinipan ang kandila doon. Salamat. Pagkatapos yun, kumain na silang lahat. Hinayaan niya lang ang mga bata samantalang hindi nilubayan ni Corbin ang tingin si Zendaya. Tigilan mo nga yung pagtitig mo. Gusto mo bang masuntok? Tumawa siya. Ako lang yata ang lalaki natutuwa kapag nasusuntok. Umismid naman si Zendaya. Baliw ka. Marahan niyang pinindot ang pisngi nito nang lumabas ang malalim nitong dimple. Ang ganda mo ngayon,
Nagpaganda ka ba para sa akin? Umiwas ng tingin sa kanya ang babae. Kapal mo naman. Nasaan na yung date na sinasabi mo? Isang buwan na ang lumipas, hindi mo pa rin ako dinidate. Natatawang ungot ni Corbin. Umawang ang bibig nito. Joke lang yun, wag mo na isipin pa. Nawala ang ngiti sa mga labi niya. Ayoko, gusto ko ng date. Nasaan ang regalo mo sa akin? Mahinang tumawa si Zendaya. Ako na ang naghanda nito para sa'yo. Gusto mo pa ng regalo? Eh, ayaw mo ng date. Reklamo niya ulit. Tumingin sa kanya ang babae. Anong gusto mong regalo? Wala naman talagang gustong regalo si Corbin. Pero nang bumaba ang tingin niya sa mga labi nito, alam niya na agad ang gusto niya. Tumayo siya at hinila agad si Zendaya sa loob ng penthouse. Saan tayo pupunta? Tanong nito sa kanya. Hindi pa sila tuluyan nakakapasok sa loob. Pero sinigurado niyang hindi rin sila makikita ng mga bata sa pwesto nila. Nang ibalik niya ang tingin dito, napalunok siya at umawang ang bibig. Tinatanong mo kung anong gusto kong regalo, di ba? Namamaos niyang tanong. Sumandal sa pader si Zendaya at humalokip-kip. Ano nga ba? Humakbang siya palapit. Gusto ko ng halik mo. Tumaas ang kilay ng dalaga. Ano? Baliw ka ba? Gusto mo akong halikan? Marahan siyang tumango at mas lalong lumapit. Please? Dinala niya ang mga braso sa liig nito. Napangiti siya nang marinig ang singhap nito ng buhati niya. Pinalibot niya sa kanyang bewang ang mga binti nito at pinaglapat ang kanilang noo. Please, isa lang. Bumuntong hininga ang babae. Gusto mo talagang masuntok, no? Hinawakan siya ni Zendaya sa batok at bigla siyang hinalikan. Nawala pa si Corbin ng balanse sa sobrang gulat kaya tinuon niya ang kamay sa pader habang ginagantihan ang mga halik nito. Nang tumigil sila, pareho nilang habol ang hininga. Bakit mo ako gustong halikan? Hinihingal na tanong ni Zendaya sa kanya. Marahan niyang sinapo ang mukha nito. Hindi ko alam kung bakit ang bilis kong mahulog sa'yo. Mahal na yata kita, Zendaya. Hindi ko na talaga kayang pigilan itong nararamdaman ko para sa'yo. Inisip ni Corbin na dinadaya lang siya ng mga mata nang makitang kumista pang luha sa mga mata ni Zendaya. Pero wala na siyang pakialam doon. Walang sinabing kahit na ano. Basta nang niyakap siya ng babae, naramdaman niya rin ang nag-uumapaw nitong pagmamahal para sa kanya. Simula ng gabing yun, naging masaya na si Corbin na naamin niya ang pag-ibig niya para kay Zendaya. Gayon pa man, naramdaman niya ang matinding pag-iwas nito. Teka, may transaction bukas, ba't hindi ako isasama? Tanong ni Corbin dito. Inaayos si Zendaya ang mga armas nito. Dito ka na lang, wala ka rin namang maitutulong dun. Natawa siya ng mapakla. Ano pang silbi sa mga training na ginawa natin? Kapag sinabi ko hindi pwede, hindi, boss mo ako, wag ka na magtanong pa. Umalis na lang ito sa harap niya. Sinundan niya naman agad ito. Nang makarating na sila sa gilid ng swimming pool, hindi niya napigilang hilahin ang babae at kumprontahin. Iniiwasan mo ba ako? Tanong ni Corbin dito. Umiwas ng tingin si Zendaya. May dahilan ba para iwasan kita sa sarili kong pamamahay? Mapakla siyang tumawa. Naghalikan tayo. Akala ko... Sa wakas ay tumingin sa kanya ito. Ano naman? That's just a plain kiss. But parang big deal sa'yo? Napamura si Corbin. Hindi ako hahalik kung hindi ko girlfriend. Pero hindi mo ako girlfriend. So stop thinking about that. Dahil wala rin namang patutunguhan yun. Tinalikuran na siya ng babae. Pero umamin agad siya. Mahal kita. Humarap ulit sa kanya si Zendaya. Hindi mo ako mahal. Kumunot ang noo ni Corbin. Wala kang karapatang sabihin yan. Dahil hindi mo naman nararamdaman ang nararamdaman ko. Sinasabi mo lang yan dahil wala kang maalala. Saad sa kanya ni Zendaya. Bakas ang gulat sa mukha ni Corbin. Anong ibig mo sabihin?
dumaan ang sakit sa mga mata ni Zendaya. Sobra ba talaga kitang nasaktan? Para mapilitan ang utak mong kalimutan ang lahat tungkol sa atin? Napaatras si Corbin. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae. Gulong-gulo na ang utak niya. Hindi mo ako kayang mahalin. Dahil ako ang dahilan kung ba't namatay ang nanay mo. Kasalanan ko kaya ka naulila. Sinisisi mo ako, di ba? Kasi niligtas ako ng nanay mo. Ang taong kumupo sa akin ang maglayas ako. Sinapo ni Corbin ang ulo niya. Tama na. Binaril siya ng taong kalaban ni Papa sa sindikato. Galit na galit ka sa akin. Alalahanin mo mabuti lahat yon. Alalahanin mo ang galit mo para sa akin. At saka mo sabihin sa akin kung kaya mo pa rin ako mahalin. Tumulo na ang mga luha ni Zendaya. Tama na. Ayoko na. Tumigil ka na. Hindi totoo yan. Paulit-ulit na pumapasok sa utak niya ang lahat ng alaala. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Habol ang hininga niya at halos mawalan na siya ng ulirat sa sobrang sakit. Sunod-sunod namang tumulo ang mga luha ni Zendaya. Gusto mo na ako mamatay, di ba? Sinabi mo yun. Kaya tutuparin ko yun, Corbin. Kahit sobrang nasasaktan ang puso ni Corbin, nang makita niyang sinadyang ihulog ni Zendaya ang sarili sa pool, isang alaala ang pumasok sa kanya. Alaala ng batang siya at nalulunod na batang Zendaya na pilit niyang sinasagip. Zandy! Usal niya sa palayaw nito nung mga bata pa sila. Mabilis siyang tumalon sa pool para kunin si Zendaya. Nang iahod niya ang babae, wala na itong malay. Agad niya namang isinagawa ang mouth-to-mouth resuscitation. Nakahinga siya ng maluwag nang inilabas nito ang nainom na tubig. Corbin! Naiiyak na namamaos sa tawag nito sa kanya. Tumulo na rin ang luha niya at mahigpit itong niyakap. Huwag mo nang gawin yun. Mas lalo ako magagalit sa'yo kapag namatay ka na. Iintindihan mo ba, ha? Naalala mo na ako? Sinapo niya ang mukha ni Zendaya. Naalala na kita at oo, sinabi ko sa'yo lahat yun. Pero hindi magbabago ang nararamdaman ko. Galit ako sa'yo dahil mahal na mahal kita. At hanggang ngayon, galit pa rin ako sa'yo dahil kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Tuluyan ang humikbi si Zendaya. I'm sorry. Niyakap niya itong muli. Mahal na mahal kita, Zendaya. Galit man ako, manatili ka pa rin sa tabi ko. Simula ng araw na yon, nasagot lahat ng katanungan ni Corbin sa pagkatao niya. Naalala niya na lahat ang mga bagay na nakalimutan niya noong bata siya. Hindi na lang siya basta-basta assistant ni Zendaya, kundi kasintahan na. Gayunpaman, kung anong ugali nito nung hindi pa sila, yun pa rin ang ugali nito kahit boyfriend na siya. Tanga mo naman, barilin mo na, hindi naman totoong tao yan eh. Sigaw ni Zendaya sa kanya. Nasa isang fire shooting area sila. Nirenta yun para lang sa kanila ni Zendaya. Para maramdaman ni Corbin kung paano makipaglaban kapag nasa actual na labanan. Ayoko, naawa ako, ang ganda ng nasa picture oh. Ungot niya. Naiinis na tinanggal ni Zendaya ang helmet. Napasinghap siya nang binaril siya nito. Mabuti na lang at may suot siyang bulletproof vest. Babe, ba't mo ako binaril? Binato nito ang sariling baril. Asshole. Bigla na lang itong umalis sa fire shooting area. Dumaan agad ang kaba sa dibdib ni Corbin. Tumayo siya at sinundan ng girlfriend niya. Babe, galit ka? Kinakabahang tanong niya. Hindi siya pinansin ni Zendaya. Uminom ito ng tubig at na maubos yon, nilamukos ito ang plastic. Napalunok si Corbin. Babe, kausapin mo naman ako. Ano bang problema? Marahas na lumingon sa kanya si Zendaya. Talagang tinatanong mo ako anong problema? Sira ulo ka ba? Naghanap agad siya ng salitang sasabihin. Nagbabarilan lang naman tayo dun ah. Tapos bigla ka naging ganyan. Nang maawa ko sa mukhang scarecrow sa loob, ano bang... Hindi ka lang basta naawa? Ano? Ba't nga ayaw mong barilin? Kasi nagandahan ka? Ganyan ka pala talaga? Sa harap ko pa?
Nagagandahan ka sa ibang babae habang girlfriend mo ko? Fuck you, Corbin! Umawang ang bibig niya. Sa sobrang gulat niya sa reaksyon nito, hindi agad siya nakasunod kay Zendaya. Yun ang unang beses na makita niyang sumabog sa inis ng babae. Ilang sandali pa, natawa si Corbin nang may mapagtanto. Nagsiselos ang girlfriend ko? Tumawa pa ulit siya. Hindi lang talaga siya makapaniwala. Para lang siyang tangang tawa ng tawa mag-isa. Sumunod naman siya kay Zendaya. Nakita niya ito sa cabin nila at nagbibihis. Kabubukas pa lang niya ng pinto, binato na agad siya nito ng damit. Lumayas ka rito. Matabang na sabi nito. Pero hindi siya natinag at ngumiti pa ng matamis. Ang bango ng damit mo kahit pawis mo mabango, babe. Tigilan mo ako. Pumasok siya at humakbang palapit sa babae. Nagsiselos ka? Hindi sumagot si Zendaya. Mas lalo siyang natawa. Huwag ka nang magselos, manika lang yun. But the fact that you found that picture beautiful, it really made me want to punch you. Mariing sabi nito. Niyakap niya ito mula sa likuran. Huwag ka nang magalit, ikaw naman ang mahal ko eh. I hate you. Tumawa pa ulit si Corbin. Nakakakuryente naman ang selos ng girlfriend ko. I love you. Huminga ng malalim si Zendaya. Alam mo naman talaga kung paano ako bulahin sa mga salita mo, no? Mas lalong humigpit ang yakap niya. Hindi naman bola yon. Totoo yon. Mahal talaga kita. Kung mahal mo ako, hindi ka magagandahan sa ibang babae kahit picture pa yan. At tinatawanan mo pa talaga ako? Bumuntong hininga siya. Paano hindi ako matatawa? Yung girlfriend kong astig? Maangas? Palaban? May toyo rin pala sa utak? Napadaing si Corbin ang sikuhin ni Zendaya ang tiyan niya. Kahit nasaktan, masaya pa rin siya. Nag-aaway man, mas gusto niya pa rin yon. Mas nararamdaman niyang normal na magkasintahan sila kapag nag-aaway sila sa mga simpleng bagay. Sinungaling ka? Baka madali sa'yo ipagpalit ako. Kahit wala akong naalala noon, sa'yo pa rin pumipintig ang lahat ng pwedeng pumintig sa katawan ko. Hinawakan niya ang kamay nito. Alam mo kung gaano kita kamahal. Papakasalan kita, Zendaya. Nawala ang inis sa mga mata nito. Talaga? Ngumiti si Corbin. Wala pa akong pera. Mag-iipon muna ako. Umiling agad si Zendaya. Tara na, magpakasal na tayo. Ha? Wait, ano? Kahit hindi magarbo, gusto ko rin maikasal sa'yo. Kahit tayong dalawa lang, okay na sa akin yun, Corbin. Nagmamadaling sabi ni Zendaya. Napatitig siya rito. Ganyan mo ako kamahal? Niyakap siya ng mahigpit ni Zendaya. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, ayaw na kita ulit mawala sa akin. Kumunot ang noon ni Corbin. Tatanungin niya sana ang babae pero biglang may nagpapatok ng baril at tumama yun sa cabinet malapit sa kanila. Zendaya! Sigaw niya nang bigla itong lumayo sa kanya at kumuha ng baril nito. Tumingin sa kanya ang babae. Kunin mo ang baril sa ilalim ng kama, bilis! Yumuko ka habang kinukuha yon. Ayaw niya man bitiwan nito, ginawa niya pa rin. Mas lalo silang mapapahamak kung magiging pabigat siya sa girlfriend niya. Kinuha ni Corbin ang cellphone ni Zendaya at tinawagan ng isang tauhan nito. Magpadala kayo ng backup. Pinapaputukan kami ng girlfriend ko. Ilang sandali pa, lumabas na sila pareho sa cabin. Palabas pa lang sila ng pasilyo, bumungad na agad sa kanila ang dalawang lalaking may baril. Nakipagbarilan agad si Zendaya sa mga ito. Samantala, naistatwa naman si Corbin. Sanay na siyang humawak ng baril pero iba pa rin talaga kapag may namatay sa harap niya ng ganun kadali. Gayunpaman, nang makita niyang
may babaril kay Zendaya mula sa likuran nito, walang pagdadalawang isip na pinaputukan niya ang mga yon. Napatingin sa kanya si Zendaya at may ngiting hinalikan siya sa labi. "You're so hot, babe." Nanghina naman ang mga tuhod ni Corbin. "Mamamatay tayo rito tapos nagawa mo pa akong pakiligin?" Hinalikan ulit siya nito sa labi. At ito naman ang may baril mula sa likuran. "Of course, I'm a mafia queen and you're my only king." Napamura si Corbin kaya natawa lang si Zendaya. Nang dumarami na ang kalaban, magkahawa kamay na silang tumakbo palabas. Mabuti na lang, dumating agad ang mga tauhan ni Zendaya. Sa huli, ang mga umatake sa kanila ang umatras sa laban. "Sino ba ang mga yon?" tanong ni Corbin habang nasa biyahe sila. "Mga kalabang sindikato. Ganyan talaga ang mga yan. Banta ako sa kapangyarihan nila. Kaya't ginagawa nilang lahat mawala lang ako sa mundong to." Simpleng sabi ni Zendaya. Napalunok naman siya. Hindi niya mapigilang mag-alala para sa babae. Ngayon girlfriend niya na ito, mas lalong hindi niya gustong may mangyaring masama rito. Kaya na makauwi sila, hindi niya napigilang kausapin ito habang magkatabi sila sa kama. "Alam kong kaya mo makipaglaban. Pero hindi mo lang siguro kayang alisin sa akin mag-alala para sa iyo, Zendaya." Bumuntong hininga ang babae. "Yun ang kailangan ko para mabuhay. Dahas ang hinihingi ng lahat ng meron ako ngayon. Wala bang ibang paraan para magbago to? Pwede bang mamuhay na lang tayo ng simple? Pangako, magsisipag ako para buhayin ka." Sabi ni Corbin at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Malungkot na umiling si Zendaya. "Hindi ko pwedeng takasan to. Sinubukan ko na. Pero alam mo namang kapalit, di ba? Buhay ng isang taong naging mahalaga sa buhay ko ang nawala." Mas lalong humigpit ang yakap niya rito. Pero Zendaya, umiling ang girlfriend niya. "Hindi ko hahayaang mangyari yun sa'yo. Kung tatakas ako, mas lalong hindi pwede. Mamamatay ako ng walang laban. Kaya nanatili ako sa organisasyon. Dahil kapag nasa mundo nila ako, alam ko ang mga galaw nila. At alam ko kung paano napoprotektahan ang mga taong mahal ko." Bumuntong hininga si Corbin. "Ayaw ko mapahama ka. Natatakot ako, Zendaya. Gusto kitang alisin sa buhay na to pero wala akong magawa. Naiinis ako na ganito lang ako." Tumayo ito mula sa kama. "May gusto ako ipakita sa iyo." Kumunot ang noo ni Corbin. Nagpadala siya sa hila nito. Namalaya na lang niyang nasa isang compound sila ni Zendaya. Sa loob at may nakita siyang maliit na playground sa labas. "Anong ginagawa natin dito?" tanong niya sa babae. Ngumiti si Zendaya. "Gusto ko sana ipakita ang mga bata sa iyo pero siguradong tulog na mga yun dahil gabi na. Gusto ko malaman mong sindikato man kami, may mabuting hangarin ang organisasyon namin. Oo, pumapatay kami. Pero sa mga tao at kalaban na tingin namin ay sobrang sama ng budhi. Lahat ng ninanakaw namin, sa kanila namin nilalaan. Sa mga batang ulila at wala nang matirhan. Hindi lang ito ang meron, kundi kahit saang parte ng bansa may mga ganito." Napatitig siya kay Zendaya. Sa kabila ng pagiging maangas nito, may tinatagong kabutihan pala ito sa puso. Nagsisisi siyang hinusgahan niya agad ito. Kaya pala ganun na lang din kadali para rito ang tulungan siya nung nangangailangan siya ng tulong para kay Tina. Katulad niya, malapit ang loob nito sa lahat ng bata. Mahigpit niyang niyakap si Zendaya. "Sobrang proud ako sa'yo, babe. Sana alam mo yan." "Salamat, Corbin." Ngumiti naman ito at yumakap din sa kanya. Mas lalo niyang minahal si Zendaya. Wala na siyang ibang maisip na gusto pang mapangasawa kundi ito lang. Ang babae lang ang gusto niya makapiling sa habang buhay. Naging maayos ang pagsasama nila Zendaya. Para kay Corbin, parang nasa alapaap ang mahalin ng girlfriend niya. Mas lalo niya pa itong nakilala.
Natutuwa siyang matuklasan ng iba pang katangian itong hindi niya pa alam. Ganon din naman si Zendaya sa kanya. Madalas na nagsusungit at seryoso ang girlfriend niya. Hindi rin ito pala tawa, pero alam ni Corbin na nagsusumikap ito para lang may patunguhang maganda minsan ang bonding nila. Isang araw, nakita niya si Zendaya na nagsusuka at nahihilo. Labis ang pag-aalala niya para sa babae pero tinaboy naman siya nito. Putlang-putla ang babae. Gusto niya lang nabuhatin ito at itakbo sa ospital. Ano ba? Huwag ka nga lumapit sa akin, ang pangit mo. Taboy nito sa kanya at halos yakapin na ang bawl. Bumuntong hininga si Corbin. Hindi mo ako mapapaalis dito. Masama ang pakiramdam mo. Nag-aalala ako sa iyo, ano ba nakain mo? Pareho lang naman tayo ng kinain kagabi, di ba? Hindi naman sumakit ang tiyan ko. Inalala ni Corbin ang mga kinain niya. Hindi naman sumama ang pakiramdam niya tulad ng kay Zendaya. Gusto na talaga niyang dalhin ito sa ospital pero ayaw naman ito. Anong araw ngayon? Tanong ni Zendaya sa kanya at pumunta sa kalendaryo. Kumunot ang noon niya nang bigla na lang itong matulala. Bakit? May problema ba? Hindi pa ako dinadatnan. Regular naman ang menstruation ko. Corbin, mukhang buntis yata ako. Umawang ang bibig niya. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Basta isa lang ang sinigurado ni Corbin. Masayang masaya siya kung magkakaroon man sila ng anak. Para makasigurado, bumili sila ng pregnancy test. Ginamit yun ni Zendaya at nang maging positive yun, sobrang galak ng puso ni Corbin. Zendaya, magkakaroon na tayo ng anak. Sobrang saya ko. Mahigpit niya itong niyakap at hinalikan sa sentido. Umiling si Zendaya. Hindi ito pwede. Kumunot ang noon ni Corbin at tinignan ang mukha ng babae. Bakit? Anong problema? Ayaw mo ba sa anak natin? Hindi naman sa ganun pero mahihirapan akong protektahan ng anak natin. Maraming magtatangka sa buhay ko at hindi ko alam kung kaya ko manatiling ligtas para sa aming mag-ina. Nag-aalala lang sabi ni Zendaya. Sinapo niya ang mukha nito. Gagawa tayo ng paraan para maiwasan natin yun. Please? Ako nang nakikiusap sa'yo. Huwag ka na lang munang pumunta sa kahit anong transaksyon. Pwede ba yon? Umiling si Zendaya. Trabaho ko yon. Ako ang utak ng samahan. Hindi ko pa niya ipagkatiwala sa iba dahil lang may pinagbubuntis ako. Pero anak natin, ang kaligtasan niya. Ang kaligtasan mo. Huminga ng malalim si Zendaya. Poprotektahan ko ang sarili ko sa abot na makakaya ko. Hinila niya itong muli, ngunit ang pag-aalala ni Corbin simula ng araw na yon, dumoble nang magising na lang siya isang umaga na wala na sa tabi niya si Zendaya. Hindi ka na niya pinasama para hindi ka na mag-alala. Pag-impurma ng isang tauhan sa kanya, ginulo niya ang buhok niya sa labis na frustrasyon na nararamdaman. Mas lalong dapat niya ako sinama, mas lalo na ako mag-aalala sa kanya. Kaya na makauwi si Zendaya, hindi niya alam kung matutuwa siya o maiinis. Sa huli, hindi niya naiwasang kumprontahin ito. Zendaya, ano ka ba naman? Ba't di mo sinabi sa akin may transaksyon ka kaninang umaga? Napailing si Zendaya. Hindi ko na sinabi sa iyo dahil yan, you would act that way. At tama nga ang sapantaha ko. Paano kapag may nangyaring masama sa baby natin? Ano mangyayari? Iniisip mo ba talagang nararamdaman ko, ha? Nang magising ako na wala ka sa tabi ko, halos mabaliw ako sa pag-aalala. Kinagat niya pa ang pang-ibabang labi at umiwas ng tingin. Napayoko si Zendaya. I'm sorry. Huminga ng malalim si Corbin. Nasisigawan na kita. Sorry. Aalis muna ako. Magpapahangin ako. Papalipasin ko muna ang init ng ulo ko. Mas pinili na ni Corbin na umalis ng penthouse. Namalayan niya na lang na umiinom siya. Ayaw niyang sigawan si Zendaya dahil buntis ito at baka makasama sa baby. Pakiramdam niya,
Wala man lang itong pakaalam na magkakaroon na sila ng anak. Ni hindi man lang ito nag-abala na yayain siya. Nasamahan ito para magpa-check up. Naiintindihan niya naman na isa itong mafia queen. Pero sana man lang ay isipin ng girlfriend niya na isa na rin itong ina. Nagising na lang si Corbin kinabukasan na sobrang sakit ng ulo. Kung di lang siya binulabog ng mga ampon niya, wala sana siyang balak bumangon. Nag-away kayo ni Ate Zendaya? Tanong ni Andoy sa kanya. Tumango naman siya. Oo, pero uuwi na ako ron. Nahimasmasa na ako. Makikipagbati na ako. Gusto ko siyang alagaan, buntis pa naman. Tuwang-tuwa ang mga bata nang sabihin niya yun. Kahit papaano naman ay napangiti siya. May mga ibang tao pa palang nananabik bukod sa kanya sa paparating nilang anak ng girlfriend niya. Ibig sabihin, kasal na kayo natin, Zendaya? Para big happy family na kayo, Kuya Corbin? Inosenteng tanong ni Tina sa kanya. Sandaling nag-isip si Corbin. Minsan na nilang napag-usapan ng kasal pero hindi na naulit pa. Ngayong buntis na si Zendaya, mas lalong gusto niyang magpakasal dito. Kaya bago umuwi, dumaan muna siya sa jewelry shop para bumili ng singsing para kay Zendaya. Hindi man niya mabigyan ng girlfriend niya na magarbong kasal, kahit isang singsing na lang na alam niyang pinaghirapan niya ang kanyang ibibigay. Nag-aabang ng jeep si Corbin sa waiting shed nang may van na tumigil sa harap niya. Hindi na siya nakapalag nang sapilitan siyang isakay ng mga ito. Anong ginagawa niyo? Saan niyo ako dadalhin? Sigaw niya dito. Itinakip ng isang lalaki sa ilong niya ang panyong may pampatulog. Ilang sandali pa, unti-unting nagdilim ang paningin ni Corbin. Nagising na lang siya nang biglang may nagbuhos sa kanya ng isang timbang tubig. Napaubo siya nang may pumasok na tubig sa ilong niya. Naaninag niya ang isang lalaking may ngisi sa mga labi at titig na titig sa kanya. Sino kayo? Ba't yung ginagawa sa akin to? Ba't yung ako kinuha? Tanong ni Corbin sa lalaki at pilit na nagpumiglas mula sa pagkakatali. Pinatunog ng lalaki ang tubong bakal sa sahig. Damay ka na sa gulo dahil boyfriend ka na pala ng Reyna na yon. Nakapakatanga ni Zendaya. Hindi dapat siya kumuha ng boyfriend na napakahina katulad mo. Anong binabalak niyo? Huwag niyong hahawakan si Zendaya. Tumawa ang lalaki. Talaga? Manginginig na ba ako sa takot? Sira ulo. Sa tingin mo ba talaga kaya mo ipagtanggol ang babaeng mahal mo? Baka nga ikaw pailigtas niya dito. Pero syempre, hindi ko hahayaan yun. Hindi ako papayag na umalis siya rito sa poder ko nang hindi patay. Pakawalan mo ako dito. Galit na sigaw ni Corbin. Umupo sa harap niya ang lalaki at sinuntok na ilang beses sa mukha niya. Nakalimutan mo na ba? Mafia boss ang girlfriend mo. Napakatanga mo para patulan si Zendaya. Para mong pinadali ang trabaho sa iyo ni kamatayan. Sinamaan ni Corbin ang tingin ng lalaki. Wala siyang pakialam kahit mamatay pa siya ron. Hindi niya ito hahayaan na gawin ang binabalak dito sa babaeng mahal niya. Manuel! Malakas na sigaw ng isang babae. Mas lalong hindi na panatag ang loob ni Corbin nang makita si Zendaya. May hawak na baril at nakatutok sa lalaking nasa harap niya. Nagpumigla siya. Gusto niyang puntahan ng babae. Pagkatapos ng tampuhan at pag-aaway nila, hindi niya inaasahang sa ganong sitwasyon niya makikitang muli si Zendaya. Talaga? Babarilin mo ko, Zendaya? Natatawang tanong ni Manuel at itinapat sa kanya ang baril nitong hawak. Tanggalin mo yan. Sumunod ka sa usapan, Manuel. Nandito na ako, pakawalan mo na si Corbin. Mariing sabi ni Zendaya. Lumapit pa sa kanya si Manuel at mas idiniin ang tutok ng baril. Ibaba mo muna yung baril mo kung ayaw mo mamatay tong lalaking to. Mariing umiling si Corbin. Mas maaatim niya pang mapahamak kesa mapunta sa alanganing sitwasyon ng kanyang mag-ina. Kahit nasa delikado siyang sitwasyon, sa iba tumatakbo ang isip niya. Hindi alam ni Corbin kung bakit ang nasa isip niya sa mga oras na to ay pakasalan na lang si Zendaya. Nakapagnatapos na ang lahat, itutuloy niya ang kanyang wedding proposal para dito. Hindi na namalayan ni Corbin ang nangyari. Nagulat siya nang may nagbabarila na.
Nandun din pala ang mga tauhan ni Zendaya. Bago pa siya mahila ng babae, nakuha agad siya ni Manuel. Sisipain sana siya nito. Pero nakailag agad. Napasinghap siya. Nang tutukan na naman siya ng baril nito. Bitiwan mo siya at talo na kayo. Mariing sabi ni Zendaya at napatingin sa kanya. Tumawa si Manuel. Hindi. Hindi ako talo kapag napatay ko tong lalaking to. Siyang kahinaan mo, di ba? Pinaputok ni Zendaya ang baril sa sahig. Manuel! Napapikit si Corbin. Ayaw niya ng karahasan. Sa kanya nakatutok ang baril pero palihim siyang nanalangin at inusal ang munting hiling na sana. Sana walang mangyaring masama sa mag-ina niya. O bakit ka namamaril? Huwag ka namang bayolente, Zendaya. Baka matamaan mong boyfriend mo. Baka sa kamay mo pa, mamatay ito. Pang-aasar ni Manuel kay Zendaya na mas lalong, idiniin ang dulo ng baril sa ulo niya. Tiningnan lang ni Corbin ang babaeng mahal niya. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Ayaw niyang lumapit sa kanya si Zendaya. Gusto niyang hayaan lang siya nito. Ilang sandali pa, ay naramdaman niyang may pumukpok sa likod ni Manuel, kaya nakawala siya. Tumakbo siya agad dito, pero napapikit siya at bumagsak sa sahig. Nang papatukin ni Zendaya ang baril nito sa direksyon ni Manuel. Hindi niya kailangan lumingon para kumpirmahin. Walang awang binaril ni Zendaya ang taong dumukot sa kanya. Tumakbo agad siya kay Zendaya para yakapin ito ng mahigpit. Sobrang takot na takot siya para sa mag-ina niya. Gusto niya na lang talaga makaalis sa lugar na yun kasama ang babae. Ayos ka lang ba? Halika na, umalis na tayo dito. Nag-aalala lang sabi niya. Tumulo ang mga luha ni Zendaya. Ikaw ang muntik mapahamak pero nagawa mo pa rin akong alalahanin? Gumuhit ang sakit sa mga mata ni Corbin. Siyempre mahal kita. Mahal ko kayo pareho. Mas mahalaga ang kaligtasan niyo kaysa sa akin. Ilang sandali pa ay biglang kinapos ng hininga si Zendaya. Bigla na lang itong nawala ng malay. Mabuti na lang at nasalo niya naman ang girlfriend niya. Dinala niya sa ospital si Zendaya. Namumutla ito at wala pang malay habang nakahiga sa hospital bed. Mas lalo nang tumitindi ang pag-aalala niya. Kayo po ba ang mister? Tanong ng doktor. Tumunghay si Corbin. Opo ako po, kamusta po ang kaligayan niya? Masela ng pagbubuntis ng misis mo. Mahina ang kapit ng bata kaya advice ko, dobleng pag-iingat. Huwag masyadong magpuyat at mag-take ng vitamins. Bili ng doktor. Nang makaalis ito, hinalikan ni Corbin ang noon ni Zendaya. Napagtanto niyang maling iniwan niya kahit saglit ang babae. Dapat nanatili siya sa tabi nito kahit galit siya. Ilang sandali pa nagising na rin si Zendaya. Kinurap-kurap nito ang mga mata na para bang ini-a-adjust pa ang paningin sa paligid. Nasaan ako? Hinaplos ni Corbin ang buhok nito. Nasa hospital ka, babe. Mabuti't gising ka na. Ayos ka lang ba, Zendaya? Sabi ng doktor maselan daw ang pagbubuntis mo. Kaya bawal ang sobrang pagod. Kailangan mong magpahinga. Huwag ka mag-alala, Zendaya. Aalagaan naman kita. Hindi ako aalis sa tabi mo. Napayuko si Zendaya. Nagkatinginan sila kanina pero agad naman ito umiwas ng tingin. Hinalikan niya itong muli sa noo. Nakahinga siya ng maluwag ng malamang ayos na ito. Hindi ka ba galit sa akin? Tanong ng babae. Namumungay ang mga matang kinuha niya ang kamay nito. Sinabi ko na to sa iyo noon. Kahit galit ako, mahal pa rin kita. Sa tingin mo, kaya ko talagang malayo sa iyo na matagal? Babalik na sana ako sa penthouse kanina pero nadakip nga nila ako. Bumuntong hininga si Zendaya. I am happy that I'm pregnant with our child. Huwag po sanang isipin na wala lang sa akin ng pagdating niya sa buhay ko. I just don't know what to do. This is my first time. Isa pa, I'm worried about you. Ayaw kong ilagay sa kapahamakan ng baby natin pero ayaw ko ring may mangyaring masama sa'yo. Sinisisi ko ang sarili ko kung ba't nangyari ang lahat. Kung bakit muntik ka pang mapahamak. Umiling agad si Corbin. Hindi mo naman ginusto yun. Maiintindihan ko kung ayawan mo na ako. Lagi na lang kitang nasasaktan. Mga bata pa lang tayo, wala akong ibang ginawa kundi saktan ang damdamin mo pero...
Biglang tumulo ang luha ni Zendaya. Hindi ko kaya, Corbin. Alam ko ang kalabisan pero sana wag mo akong iwan dahil sa kapabayaan ko. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Paprotektahan ko kayo ng anak natin. Nang tumunghay ito sa kanya, may tumulo na namang luha sa mga mata nito. Nangili din tuloy ang luha sa mata ni Corbin. Marahan siyang tumayo at tinabihan ng babae sa kama. Sinapo niya ang mukha nito. Hindi mo naman ako kailangang protektahan. Dahil sisikapin ko rin na protektahan kayo, Zendaya. Sino bang may sabing iiwanan kita? Maraming nangyari sa nakaraan at relasyon natin. Pero mahal natin ang isa't isa. Kaya pipiliin ko pa rin manatili sa tabi mo. Hindi mo na kailangan pang hingin sa akin na huwag kang iwan. Mahal na mahal kita, Zendaya. Sa'yo ko lang nakikita ang pamilyang gusto kong buuin para sa sarili ko. Mahigpit siyang niyakap ng babae. Parang sinasakal ang puso niya sa bawat hikbi nito. Paano hindi niya mamahalin ang babae kung sa kabila ng pagiging malakas nito? Sa kanya lang ito nang hihina ng ganon. Nilabas ni Corbin ang singsing. Zendaya, magpakasal na tayo ha? Hindi ko kayang tingnan ka sa araw-araw na hindi tayo kasal. Kinagat ni Zendaya ang pang-ibabang labi. Hindi ako madaling maging asawa, sigurado ka ba? Napangiti siya at isinuot sa daliri nito ang singsing. Siguradong sigurado. Pagkatapos ng lahat ng yun, sa wakas natuloy na rin ang kasal nila. Napangiti siya nang makita ang maganda niyang asawa. Ang dami nilang pinagdaanan. Pero yun, at kinasal nga sila. Simple lang ang kasal pero nang makita niya ang saya sa mukha ni Zendaya, hindi na siya nag-alala pa na baka magtampo ito dahil hindi maganda ang seremonya. Nang tinanggap ni Corbin si Zendaya sa buhay niya, hinanda niya na ang sarili sa lahat. Gusto niyang kasama ang asawa niya sa hirap at ginhawa. Na kahit mas malakas ito kesa sa kanya, gusto niya ring maging kalakasan nito kapag dumating ang panahong ito naman ang mahina. Ano na namang nangyari dito? Malakas na sigaw niya at rinig yata sa buong penthouse. Nagtitimpla lang siya ng gatas para sa kambal pero pagbalik niya sa sala, nakita ni Corbin ang dalawa niyang anak na naghahabulan at parang dinaanan ng ipo-ipo ang sala nila sa sobrang kalat. Maingay pa dahil nandun ang mga ampun niya. Daigang palaging may factory ng bata sa bahay nilang mag-asawa. Ilang sandali pa, pumasok ang panganay niyang anak na babae. Madungis at may mga sumabit pang dahon sa damit at buhok nito. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Hi po, Papa. Hindi ba sinabi ko sa iyong umayos ka? Saan ka na namang puno umakyat ha? Kababae mong tao, mas mahinin pa mga kapatid mo. Singhal ni Corbin sa anak. Nangatwiran pa nga ito. Kumuha lang naman po ako ng mangga. Hindi niya napigilang habulin ng tsinelas ang panganay niya. Nang makita siya na ibang anak, nagtakbuhan agad ang mga ito. Sa halip na pagalitan, nakasama na lang si Corbin sa paglalaro ng mga to. Oh, ano nangyayari dito? Ba't ang kalat ng bahay? Gulat na tanong ni Zendaya na kararating lang. Pinamewangan pa sila ng asawa niya. Ang dudungis niyo? Nawala lang ako, ganyan na kayo agad. Ang kalat ng bahay. At ikaw naman, Corbin? Ba't nakikipaglaro ka sa mga anak mo? Umamin ka, ikaw ang pasimuno? Han, hindi. Good boy ako habang wala ka. Pinagtimpla ko ng gatas yung kambal. Napailing na lang si Zendaya at pabirong sinuntok siya sa sikmura. Napangisi na lang siya. Kaya mahal na mahal niya ang asawa niya. Laging gigil na gigil sa kanya. Pumunta na nga kayo sa mga yaya niyo. Magpatulong kayo sa pagpapalinis ng katawan. Anunsyo nito sa mga bata. Nagsitakbuhan naman agad ang mga anak nila. Umakyat na silang mag-asawa. Pagpasok niya sa loob ng kwarto nila, umawang ang bibig niya nang itulak siya bigla ni Zendaya sa kama. Hubad, ubabariling kita. Namiss kita, 3 araw din tayo hindi nakita. Sabi ni Zendaya sa kanya habang nagmamadali sa paghuhubad. Natawa na lamang si Corbin. Simula nang bumuo sila ng pamilya, pinangako na sa kanya ni Zendaya na iiwas ito sa kapahamakan. Mafia boss pa rin ito pero ang mga tauhan na lang nito ang pinapakilos. Naghubad na rin si Corbin. Ikaw talaga, kaya ang dami na nating anak eh. Lagi mo akong inaakit ng ganito kada uwi mo.
Tumawa lang si Zendaya at gumapang sa kama nila. Kilalang kilala niya ang asawa niya. Punong-puno ito ng kalokohan sa katawan. Marami silang pinagdaan ng masasakit na alaala. Hindi perpekto ang pamilya ni Corbin, pero alam niyang masaya. Napangiti na lang siya habang pinagmamasdan ng mag-iina niyang nagsasayawan. Malaki at maingay ang nabuo nila ni Zendaya ang pamilya. Malayo sa pamilyang nakalakihan nila. Kaya alam niyang pareho nilang pahahalagahan yun. Gagawin nila lahat para manatili silang sama-sama at matatag dahil sa pagmamahalang nagbubuklod sa kanila. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Saved by the Mafia Queen, written by Andy Maxine. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone! Paalam!